Eh, paano kung masira itong mga karne? Sayang naman ang mga ito. May pinagdadaanan? Kung gusto niyong magpawis ng dugo, pagbibigyan ko kayo. Kumusta, Sir Jupiter? Magandang araw sa iyo at sa lahat ng taga-subaybay ng kwentong Takip Silim, Sityo Bangungot at ng Sityo Pangil. Matagal na ninyo akong taga-subaybay at nagpapasalamat ako sa channel ninyo na palaging nariyan para samahan ako sa mga gabing mag-isa ko at walang magawa. Itago na lamang po ninyo ako sa pangalang Jason. Sa probinsya ng Quezon ipinanganak ang aking mga magulang. Ngunit ako at ang aking mga kapatid ay dito na sa Maynila ipinanganak at lumaki. Taong 2019, ilang buwan noon bago pumutok ang COVID-19, ay isinugod ang ina ng nanay ko na si Lola Melissa sa ospital nang dahil sa atake sa puso. Yun na ang pangatlong beses na naisugod siya noon sa ospital. Bukod doon, noong mga nakaraang mga taon, ay na-ospital din siya sa parehong dahilan. 72 years old na noon si Lola Melissa at talagang nanghihina na siya. Nasa abroad ang tatay ko noon, samantalang ang aking ina ay todo kayod rin para maigapang sa kolehiyo ang sumunod sa akin. Kakasimula ko lang sa trabaho noon bilang isang online English teacher. Abala kaming lahat, subalit hindi kami pumalya sa pagpapalitan sa pag-aalaga kay Lola Melissa sa ospital. Mabait na lola naman kasi si Lola Melissa at napakarami kong masasayang alaala kasama siya. Isang gabi habang natutulog ako sa tabi ng kanyang kama sa ospital ay bigla kong naalimpungatan. Narinig ko kasi siyang tinatawag ako. Pupungas-pungas akong tumayo noon at lumapit sa kanya dala ang isang basong tubig. Yun naman kasi ang madalas niyang hingin sa akin sa gabi. Ngunit tinanggihan niya yon at hinanap sa akin ang kwintas niya. Mayroong iniingatang kwintas si Lola Melissa. Malaking pangil ang palawit noon at ang pinakakwintas ay yari sa ginto na di umano ay regalo sa kanya ng namayapa ko ng lolo na si Lolo Samuel. Hindi nawawalay kay Lola Melissa ang kwintas na yon. Minsan na naming naitanong kung bakit napakahalaga sa kanya noon. Ngunit sinabi lamang niya na dala ng kwintas na yon ang madilim na nakaraan ng pamilya nila. At kung ano ang nakaraang iyon ay wala siyang nabanggit. Naalala kong ipinahubad yon ng doktor noong makonfine siya. Inilagay iyon ni mama sa drawer at nang tignan ko ito doon ay kaagad ko nga itong nakita. Nakita kong nagliwanag ang mukha ni Lola nang matagpuan ko ang kwintas. Iniabot ko sa kanya iyon at tinanong kung bakit napakahalaga sa kanya noon. Huminga siya ng malalim habang nakatingin sa kwintas na iyon. Bumaling siya sa akin at pagkatapos ay tumulo ang luha mula sa kanyang mga mata. Pagkatapos ay nagsimula na siyang magkwento at hindi ko inasahan ang ikinuwento niya sa akin noong gabing iyon. At ang kwentong yun ang nais ko pong ibahagi sa inyo, Sir Jupiter. Inayos ko na ang pagkakalahad nito ayon sa pagkakakwento mismo ni Lola Melissa. Binago ko rin ang iba sa mga pangalan nang sa gayon ay walang madamay o mapagkamalan ng dahil sa kwentong ito. Isang kwentong kailanman ay hindi ko inasahang maririnig mula sa isang mabuting tao. Ano ba, Melissa? Nasaan na yung pinahihiwa kong mga Ricardo? Bilagpas ng tanghali. At hindi pa tayo nakakakain. Sandali lang naman, Tay. Katatapos ko lang naman pong maglinis kina Don Juanito. Makapagmadali naman po kayo. Aba, at sumasagot ka pa talaga? Eh, paano kung masira itong mga karne? Sayang naman ang mga ito. Mabuti nang iadubo na ang mga ito nang tumagal ang buhay. Ang hirap ng buhay eh. Tatanggihan mo pa itong grasya? Hindi naman po sa tinatanggihan po iyang grasya. Ang kaso, sobrang dami naman po kasi ng karne. San ho ba galing iyan?
Uy, talagang mabusisi kang bata ka, no? Ebinenta ko nga ang karabihan sa mga karni niyan sa bayan. Tira na lamang yan. Kaya huwag ka na magreklamo. Ay, naku. Nakapagtataka lang kasi, Tay. Puro karni na lang ang dumarating. Paganda siguro kung may lamang loob din. Para makapagminudo naman o kaya adobong atay. Umay na ako sa laman ng kambing at baboy ramo eh. Hindi para sa atin ang mga lamang loob. Para yun sa pamilya nila, sir. Yun lang ang gusto nila. Paborito nila yon. Aswang ba sila? Bakit puro? Tumigil ka na, Melissa! Gawin mo na yung pinagagawa ko sa'yo at nagugutom na ako. Taong 1963, 16 na taong gulang pa lang noon si Lola Melissa. Lumaki siya sa isang malaking bahay sa isang liblib na baryo sa probinsya ng Quezon. Subalit hindi pagmamay-ari ng pamilya nila ang bahay na yun. Mga kasambahay doon ang kanyang mga magulang na nagsimulang magsilbi doon noon pang kabataan ng mga ito. Doon nagkakilala ang kanyang mga magulang at doon na rin sila isinilang. Mabait naman ang pamilya de Vera. Sa katunayan ay pinagkalooban pa sila ng mga ito ng sariling bahay sa tabi ng malaking bahay. Tigilan mo na nga ako, Samuel. Ang aga-aga nang gugulo ka rito sa amin. Kapag natsyempohan ka ni tatay dito, makikita mo kung ano aabutin mo. Eh kasi naman, Mel, gusto ko lang namang ayain ka sa Linggo. Piyesta sa kabilang bayan nun. May sayawan, tapos sabi nila may darating daw na peryahan. Kaya sige na, pumayag ka na. Susunduin naman kita eh, at iahatid dito pabalik. Hay nako! Ang daming gawain dito! Nakita mo naman pag uwalis pa lang ng tuyong dahon dito sa labas ng bahay, hindi na ako matapos. Maglilinis pa ako sa loob ng bahay. Ayaw ni Don Juanito na may aliknabok ang mga muebles doon. Wala akong oras. Mahirap pang intindihin yun. Ayaw mo lang yata talaga sa akin eh. Hindi naman sa ganon. Hindi lang talaga pwede. At isa pa, ano bang iniisip mo? Ang babata pa natin, no? Ah, basta pupuntahan kita dito sa Linggo. Kung hindi ka pwede, tutulungan na lang kita sa mga gawain dito. O siya, sige na. Papasok muna ako. Tanghali na eh. Sige, bahala ka. Ang saya siguro kung pumapasok rin ako sa eskwela. Kakainis. Ni hindi nakatungtong ng eskwelahan ng dalagang Melissa. Sa bahay ng amo nila siya madalas na maglagi at lumaki. Naglilinis siya doon ng mga muebles, naglalaba at nagdidilig ng mga halaman. Bihira rin siyang makalabas dahil palagi siyang kailangan ng kanyang mga magulang sa bahay na yon. Masaya naman si Melissa dahil may maayos silang bahay na tinutuluyan. Yun nga lang ay pakiramdam niya na sasakal siya. Lagi kasing limitado lang doon ang mga maaari niyang gawin. Maaari siyang maglabas-masok sa malaking bahay anumang oras niya gustuhin, subalit mahigpit na utos sa kanya na kahit anong mangyari, huwag na huwag papasok sa kwarto ng mga amo nila. Kahit pa sa kwarto ni Jessa, ang dalagang anak ng kanilang amo na ni minsan, kahit noon pa man, ay hindi niya nakausap. Isang hapon habang nagpupunas ng mga banga sa ikalawang panapag ay nakarinig siya ng pag-ungol ng isang hayop. Walang alagang hayop ang mga amo nila kaya napakunot ang noon niya sa narinig. Sinundan niya ang kakaibang tunog hanggang sa dinala siya noon sa tapat ng kwarto ni Jessa. Dahan-dahan niyang idinikit sa pinto ang kanyang kanang tenga at nasiguro niyang doon nga nang gagaling ang tunog. Bigla siyang kinutuban ng masama. Kakatukin na sana niya ang pinto nang biglang may narinig siyang malakas na kalabog mula sa loob ng kwarto. Napasigaw siya sa gulat ngunit mabilis rin niyang tinakpan ang kanyang bibig. Anong ginagawa mo sa tapat ng kwarto ni Jessa, Melissa? Narito ka lang para maglinis ng mga muebles, hindi ba? Alam mo naman kung ano ang bawal, hindi ba? Opo, alam ko po. Pero may narinig akong umuungol na hayop mula sa loob. Parang nasasaktan o galit na hayop. Ewan ko po, hindi ko mawari eh. Pero naisip kong baka kailangan ni Jessa ng tulong. Hindi kailangan ni Jessa ang tulong. Ikaw ang mangangailangan ng tulong kung sakaling mahuli ka dyan ni Don Juanito.
Sinabi ko naman sa iyo ang mga kahalagahan ng pagsunod dito, hindi ba? Opo, Tay. Pasensya na po, pero... Letche ka talaga! Napakatigas ang ulo mo! Pagalit na hinablot ng ama ang kanyang pulsuhan at hinilasan ito palabas. Pababa naman na sana sila nang biglang bumukas ang pinto ng kwarto ni Jessa at lumabas mula rito ang dalaga. Subalit nanlaki ang mga mata ni Melissa nang makita ito. Basang-basa ito ng pawis. Gulo-gulo ang mahabang buhok at puno ng dugo ang mga kamay at bibig. Walang sabi-sabing tumakbo ito pababa. Sinundan pa niya ito ng tingin bago siya muling hilahin ng ama. Tay! Nakita mo naman! Duguan si Jessa! Kailangan niya ng tulong! Ano ba nangyayari sa kanya? Pakiusap, Melissa. Huwag mo na siyang pakialaman. Walang mali sa kanya. May pinagdadaanan lang siya. Maliwanag ba? May pinagdadaanan? Kung ganoon, lalo niyang kailangan ng kausap. Tignan mo naman, Tay. Puro dugo siya. Baka sinasaktan niya ang sarili niya. Sige na. Ako nang bahala. Ako nang kakausap sa kanya. Bumalik ka na sa bahay. Pero tandaan mo, wala kang nakita rito, ha? Naintindihan mo? Ano pong ibig niyong sabihin? Wala kang pagsasabihan na kahit sino sa nakita mo. Kung hindi, pare-pareho tayong mapapahamak. Ay naman, halagi na lang... Wala nang pero at bakit! Umalis ka na! Umuwi ka na! At baka nasa bahay na rin ang mga kapatid mo! Sige na! Wala nang nagawa si Melissa nang ipagtabuya na siya ng ama. Tinanaw pa niya si Jessa ngunit tanging ang pagduwal na lamang nito sa banyo ang narinig niya. Gusto pa rin niya itong puntahan, subalit ayaw na niya ng diskusyon laban sa kanyang ama. Nang makauwi ay kaagad na inutusan ni Melissa ang kanyang mga kapatid na maglinis na ng hapagkainan. Siya ang panganay sa apat na magkakapatid at lahat sila ay mga babae. Malapit nang lumubog ang araw noon. Ilang sandali na lang ay uuwi na rin ang kanyang ama para sa hapunan. Naghuhugas na siya ng bigas nang biglang dumating ang kanyang ina at dala ang napakaraming karne ng manok. Inutusan siya nitong linisin at adubohin ang mga yun. Hindi naman na siya nagtanong kung saan yun galing, sigurado kasi siyang galing iyon sa mga amo nila. Isang beses isang linggo ay nagbibigay ang mga ito sa kanila ng mga karne. Kadalasan manok, ngunit kung minsan ay may kambing at baboy ramo. Pero ang pinagtataka lamang niya ay tila na paaga ang dating nito. Madalas kasing dumadating ang mga karne umaga matapos umalis ng kanyang mga magulang sa gabi. Isang beses kasi sa isang linggo ay umaalis ang mga magulang niya bago maghating gabi. Nagluluto di umano ang mga ito para sa kanilang mga amo. Hindi ba dapat bukas pa ito, Nay? Ay, nako, Melissa. Huwag ka nang magtanong at iluto mo na lang yan. Imbis na magpasalamat ka na lang sa grasya, ang dami mo pang tanong. Masama ho ba? Parehas sa parehas kayo ni tatay na nagagalit tuwing nagtatanong ako. Parang ang laking kasalanan palagi ng pagtatanong kung saan galing ang mga karne. Aba! At talagang sumasagot ka nga ngayon! Ganyan ba ang natutunan mo kay Samuel, ha? Nandamay pa kayo, Nay. Wala ho siyang kinalaman dito. Kayo itong hindi sumasagot ng maayos tapos mandadamay kayo. Gusto niyo lang ako manatiling mangmang. Anong sabi mo? Wala ho. Ang sabi ko ay aasikasuhin ko na ito para makakain na tayo. Ikaw, ha? Ayusin mo ang mga pagsagot mo. Wala kang karapatang questionin ang mga bagay-bagay rito dahil pakain ka lang namin. Baka tamaan ka pa sa akin. Opo, pasensya na. Habang kumakain, mahigpit na ibinilin ng mga ito sa kanilang magkakapatid na huwag nang lalabas tuwing gabi. May bali-balita kasi sa baryo at sa mga karatig baryo na mayroong aswang na gumagala tuwing gabi. Noong nakaraang linggo kasi ay may nakitang bangkay ng isang lalaki sa batis malapit sa lugar nila. Butas ang dibdib, walang puso at nawawala ang mga lamang loob. Kaagad na ipinagbigay alam iyon sa mga otoridad subalit walang maiturong sospek ang mga ito. Hindi kumibo si Melissa hanggang sa matapos silang kumain.
Wala rin siyang pakialam sa narinig na kwento. Ang nasa isip lang niya ng mga oras na yun ay ang sama ng loob na mayroon sa mga magulang. Matapos sa sikasuhin ng bunsong kapatid ay kaagad na niyang pinatulog ang mga ito. Malalim na sana ang tulog niya nang maramdamang papaalis ang kanyang mga magulang. Sumilip siya mula sa kanilang kwarto at nakita niya ang mga ito na lumabas ng bahay. Bata pa lamang si Melissa ay napapansin na niya ang gawaing ito ng mga magulang. Ilang beses na niyang tinanong ang mga ito tungkol doon, subalit nagagalit lamang ang mga ito tuwing ginagawa niya iyon. Palaging sinasabi ng mga ito na pinagluluto sila ng kanilang amo na si Juanito. Pero sa bawat gabi na umaalis ang mga magulang nila ay mas lalong lumalala ang kagustuhan niyang malaman ang dahilan noon. Alam niya at malakas ang kutob niya na may kakaibang ginagawa ang mga magulang niya. Kaya naman noong gabing yun ay binalak niyang sundan ang mga ito. Subalit eksakto namang nanaginip ang kanyang kapatid na bunso at nagsimulang umiyak. At nang mapatahan niya ang kapatid ay hindi na niya natanaw ang mga magulang. Ngunit hindi siya tumigil. Nanatili siyang gising hanggang sa may narinig siyang kaluskos sa labas. Sinilip niya ang pinanggalingan ng kaluskos at nanlaki ang mga mata niya nang makita ang ama at ina na pabalik na. May tulak-tulak na kariton ng mga ito at puno iyon ng mga bagay na nakasako. Dahan-dahan siyang lumabas at palihim na sinundan ng mga magulang sa likuran ng malaking bahay kung saan mayroong kusina. Doon niya nakita ang laman ng mga sako. Mga patay na hayop. Ginilitan ng mga magulang niya ang mga iyon at iniipon ng dugo sa malalaking mga timba. Nanlaki ang mga mata niya. Magtatago sana siya sa gilid ng malaking puno nang makaapak siya ng sanga. Nabali yun at napalingon sa kanya ang kanyang ama. Melissa, anong ginagawa mo rito? Hindi ba... Ay, pasensya na. Hindi ko na po napigilan ang sarili kong alamin kung ano yung ginagawa ninyo sa gabi. Melissa naman! Ano bang mahirap sa mga ibinibili namin sa'yo? Pasensya na, Nay. Pero anong gagawin ninyo sa mga napakaraming dugo? Magdidinuguan ho ba kayo? At saan galing ang mga hayop na yan? At saka bakit sa gabi? Tay, para kanino? Melissa, hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa'yo. Halika! Halika! Ilalagay kita kung saan ka nararapat. Kaagad siyang hinaltak ni Mang Celso palayo sa lugar na yun. Sinubukan pa niyang mga tuwiran, subalit nasampal naman siya ng kanyang ina. Doon na siya natigilan. Muli siyang kinalagad ng kanyang ama at habang papalayo doon ay nakita niya ang lalaking amo nila sa bintana. Si Juanito de Vera. Nakatingin ito sa kanya gamit ang itim na itim at bilugang mga mata. Napalitan ng kilabot ang galit na nararamdaman noon ni Melissa. Pakiramdam niya, binabalatan siya ng buhay ni Juanito sa tingin pa lamang. Hinaltak niya mula sa ama ang kamay. Kukumprontahin na sana niya ito nang mapansing namumutla na rin ito habang nakatingin sa bintana. Tay, anong klaseng mga tao ba talagang pinagsisilbihan natin? Tumahimik ka! Baka marinig ka nila! Pero Tay, malaki na ako. Kailangan kong malaman ang totoo. Bahagi ako ng pamilya at maaaring akong magpatuloy ng mga ginagawa ninyo. Totoo naman. Pero hindi pa ito ang tamang panahon. Tay, nakakaintindi naman ako. Hindi ako tanga. Ang tigas talaga ng ulo mo, Melissa. Naku, Narciso. Dalihin mo na yan sa bahay. Mapapahamak pa tayo ng dahil dyan eh. Pagkatapos noon ay muli siyang hinila ng ama. Galit na galit itong nagsermon habang kinakalagkan siya nito papunta sa bahay nila. Halos ibato siya nito sa loob ng bahay. Muli siyang kinalagkad nito. Pumalag siya at nag-iiyak. Subalit wala nang narinig si Mang Narciso. Mayroon doong maliit na silid na tambakan ng mga gamit at lumang damit. Itinulak siya doon ng ama at kinandado iyon. Nagsisigaw siya na palabasin siya doon,
narinig niyang nagising ang kanyang mga kapatid at nag-iyakan. Subalit sumigaw lamang ang ama niya at sinabing hindi siya makakaalis doon hanggat hindi siya natututong lumugar. Wala naman nang nagawa noon si Melissa kung hindi ang umiyak at magmukmuk sa mainit at madilim na silid na iyon. Kinabukasan ay dinalhan siya doon ng kanyang ama ng agahan. Bakas pa sa namumugto niyang mga mata ang pinagdaanan noong gabi. Humingi ng patawad ang kanyang ama. Sinabi nito na nangyari lang yun dahil sa katigasan ng kanyang ulo. Wala naman daw talaga itong balak na maglihim, subalit may mga bagay raw na hindi naman na niya kailangang malaman sa ngayon. Wala raw masamang ginagawa ang pamilya de Vera. Ang totoo nga daw ay kilala na ang lalaki nilang amo sa bayan at nagbabalak na itong pumasok sa politika. Wala raw siyang dapat na ipag-alala. Sumunod na lamang siya at walang magiging problema para sa kanya at sa kanilang pamilya. Sumang-ayon na lamang siya doon at saka lamang siya pinalabas ng ama. Hanggang isang hapon ay nangyari ang hindi niya inaasahan. Oh, Nay! Ayos na mo ba kayo? Tay, ano pong nangyari? Ay, nako! Itong nanay mo! Nahulog sa agdanan doon sa bahay. Ayan, at nabalian yata. Hala, Nay. Namamaga nga po itong kanang binti ninyo. Subukan po kaya nating hilutin. Ay! Nako, Melissa, wag mong hawakan. Masakit! Hayaan mo muna at pupunta na lang ako doon kay Mangustin maya-maya. Pero, Nay, upang hindi ho maganda. Alam ko ang katawan ko, Mel. Huwag ka na masyadong mag-isip. Ang mabuti pa, maghanda ka. At ikaw ang sasama kay tatay mo mamaya sa pagkuha ng mga hayop para kina Don Juanito. Ha? Ako po? Oh, Mel. Pinakukuha na naman ako ni Don Juanito ng mga hayop. Kailangan ko ng kasama. Sige po. Ay, huwag ka sanang maging pasaway mamaya. Ipinahanda sa kanya ng kanyang ama ang mga tabak na gagamitin noong gabing yun. Sinabihan din siya nito na magpahinga dahil siguradong mapupuyat siya sa kanilang gagawin. Tinulungan naman siya ng ina sa mga magagaang gawaing bahay, kaya nagkaroon siya ng pagkakataong makapagpahinga. Ikinagulat niya yun dahil sa unang pagkakataon ay tila suportado siya ng mga magulang. Isang bagay na hindi niya naramdaman mula sa mga ito noon paman. Bago maghapunan ay muling naglakas loob si Melissa na magtanong sa kanyang ina kung ano ba talaga ang ginagawa nila sa gabi at bakit nagluluto ang mga ito. Ngunit sinabi lamang nito sa kanya na sumunod sa ama kahit anong mangyari. Sigurado naman di umano ito na ayaw niya ng gulo at ng ikapapahamak ng kanilang pamilya. Tinanong niya ang ina tungkol sa totoong pagkatao ng mga de Vera. Ngunit madiin lamang na sinabi sa kanya nito na mas maganda kung hindi na siya mag-uusisa pa. Sumapit ang gabi. Matapos patulugin ang kanyang mga kapatid ay tinawag na si Melissa ng kanyang ama. Bago umalis, kinausap muna siya ng mga magulang ng masinsinan. Melissa, kung ano mang makita mo ngayong gabi, ay ilihim mo na lang sa sarili mo. Walang maaaring makalabas na kahit ano tungkol sa gagawin natin. Sana ay maintindihan mo, anak. Huwag nang matanong. Sumunod na lang. Opo, naiintindihan ko po. Ang totoo, kinakabahan po ko. Pero may tiwala naman po ko sa inyo. Mabuti naman kung ganun. Sige na, tara na. Pagkalabas ay kinuha ng kanyang ama ang kariton sa gilid ng bahay nila. Naglalaman na iyon ng mga walang laman na sako. Dala ang isang flashlight ay tinahak nila ang masukal na kakahuyan malapit sa kanila. Medyo paahon ang lugar na iyon, subalit madali lamang naiakyat ng ama ang kariton doon. Naglakad pa sila ng kaunti hanggang sa tumigil ang kanyang ama sa tapat ng naglalakihang puno ng akasya. Lumingon-lingon ito at inaya na siyang pumasok sa loob ng kakahuyan. Sa pagkakaalam niya ay sa amo nila ang lupaing iyon.
Iniwan naman ng ama niya ang kariton bago sila pumasok doon. Sundan mo lang ako. Kung saan ako dadaan, doon ka rin dadaan. May mga patibong kasi ako dyan. At baka madali ka. Patibong? Oo. Kaya mag-iingat ka. Magtatanong pa sana siya nang matigilan siya. Nakarinig kasi siya ng mga kaluskos sa paligid. Maya-maya pa ay napalitan ng ungol ng mga hayop ang mga kaluskos na narinig niya. Itinutok niyang dalang flashlight sa paligid at nanlaki ang mga mata niya nang makita ang dalawang kambing at isang baboy ramo na nasilo ng mga taling nakatali sa mga puno. Mayroon ding tatlong manok na nagsimulang magtatalak ng matutukan ng ilaw. Hinugot ng kanyang ama ang tabak. Matiim niya itong pinagmasdan. Dahan-dahan itong lumapit sa baboy ramo at walang habas na initak ito mula sa likuran. Ngunit nagtaka siya nang makitang walang dugong lumabas sa baboy ramo. Nangisay lamang ito pagkatapos ay kinuha ng ama niya ang isang lubid mula sa bulsa nito at sinakalang hayop hanggang sa tuluyan na itong tumigil sa paggalaw. Yung walang talim na parte ng tabak ang ginamit ko. Isakto mo lang sa ulo at saka mo sakalin hanggang mamatay. Wala dapat maging sugat ang hayop para hindi dumumi ang dugo. Tandaan mo rin na wala dapat masayang na dugo kahit isang patak. Sige, gawin mo yun doon sa kambing. Ha? Hindi ko po ata kaya. Hindi pwedeng hindi, Mel. Kailangan mong subukan. Gusto mong malaman ang ginagawa namin sa gabi, hindi ba? Ito na. At ngayon, isa ka na sa mga gagawa nito. Pero Tay, naaawa ako sa hayop. Melissa, hindi maaawa ang mga hayop na yan kapag ikaw ay wala nang makain at matirahan. Sige na, gawin mo na. Nanginginig ang mga kamay na hinugot ni Melissa ang tabak na nakasukbit sa kanyang bewang. Dahan-dahan siyang lumapit sa kambing. Aktong hahampasin na niya ito nang bigla siya nitong suwagin. Mabuti na lamang at natumba siya sa gulat at hindi sa tinamaan ng sungay nito. Nilapitan naman siya ng kanyang ama at inis siyang pinagsabihan nito. Kailangan daw niyang matutong gawin yun. Ipapamana na raw kasi sa kanya ang gawain yun at pag nasa edad na ang mga kapatid niya ay tutulong na rin ang mga ito. Muli niyang tinanong kung para saan ang mga iyon at dito na siya tinapat ng kanyang ama. Panahon na siguro para malaman mo ang lahat. Tutal, narito ka na rin naman. At kasama kong ginagawa ang pinakatrabaho ng pamilya natin para sa mga Devera. Totoo ang hinala mo. Hindi sila normal. Hindi normal? Ibig pong sabihin... Omer, mga aswang sila. Ha? Ang nanay ni Don Juanito, ang una naming naging amo. Mabait siyang aswang. Subalit nang mamatay siya at ipinasa sa anak ang kapangyarihan, ay nag-iba na ang ihip ng hangin sa bahay na yon. Ilang tao ang biniktima ni Juanito nung bagong aswang pa lamang siya. Mabuti na lamang at nagawa pa niyang kontrolin ang kahayukan niya sa laman ng tao. Kaya bilisan mo na, baka hinihintay niya na tayo. Nang hilakbot si Melissa sa narinig, sandali siyang napatitig sa kanyang ama habang nangangatog ang kanyang mga kamay. Hindi siya makapaniwala sa mga narinig niya. Hindi siya makapaniwala na totoo ang hinala niya sa mga pinagsisilbihan ng kanyang mga magulang. Inudyukan siya ng ama na patayin na ang kambing. Hindi na raw sila maaaring magtagal doon, kaya naman muli siyang bumaling sa kambing. Dahan-dahan siyang lumapit dito at sa kanya buong lakas na hinampas yun gamit ang mapurol na bahagi ng tabak. Natumba ang kambing at kagad niya itong sinakyan. Umalag pa ito pero mabilis niyang inilibot sa leeg nito ang lubid. Tagaktak ang pawis niya habang ginagawa yun hanggang sa tumigil na sa paggalaw ang kambing. Pinatay na rin ang ama niya ang isa pa at pagkatapos ay isinako na nila ang mga ito at hinila papunta sa kariton.
Pabalik na sila sa mansyon ng amo nang makarinig sila ng mga nag-uusap. Walang sabi-sabing pinatigil siya ng ama. Kagad nilang pinatay ang kanilang mga flashlight. Tigisa sila ng puno at nagtago sila sa likuran ng mga yun. Mga kabinataan ang nag-uusap na yun. Nagbuntong hininga ang ama niya habang umiiling-iling. Tinignan siya nito at sinenyas ang huwag gagalaw at pagkatapos ay kaswal itong naglakad patungo sa mga kabinataan. Tinanong ito ang mga lalaki kung saan pupunta. Ginabilang di o mano ang mga ito sa inuman. Pagalit namang pinagsabihan ng kanyang ama ang mga lalaking yun at pinagtabuyan sa lugar habang sinasabi ang tungkol sa gumagalang mga aswang. Sila rin ho ba ang aswang na umaatake sa ibang baryo at sa bayan? Marami na po kasing nabiktima ang aswang na yon. Hindi ko alam, Melissa, at ayaw kong alamin. Sapat na ang ginagawa kong ito para sa kanila. Pero malakas ang paniniwala kong hindi sila yon. Kung ganun, may iba pa pong mga aswang. Kung meron dito, hindi malayo magkaroon din sa ibang lugar. Pero huwag kang mag-alala, para naman silang mga hayop eh. Hindi sila pumapasok sa teritoryo ng may teritoryo. Ligtas tayo laban sa mga aswang na yan. Pero hindi sa mga Devera. Ah, tama na nga yan. Ipasok na natin itong mga nakuha natin. Napabuntong hininga na lamang si Melissa. Wala na siyang nagawa kung hindi ang sundin ang ama. Isa-isa nilang ibinaba ang mga sakong pinaglagyan ng mga sinakal na hayop matapos madala iyon sa likod ng bahay. Si Mang Narciso ang naghilera ng mga bangkay ng malalaking hayop sa lababo. Inilawit lamang niya ang mga ulo nito. Inutusan naman ito si Melissa ng kunin ang mga balde sa kusina sa loob ng bahay. Kagad niyang sinunod ang utos at inilabas ang apat na naglalakihang mga balde. Pagkatapos ay itinuro sa kanya ng ama kung ano ang susunod na gagawin habang maingat na hinihiwa ang leeg ng baboy ramo. Gusot ang mukhang pinanood ni Melissa ang pagtagas ng dugo mula sa leeg ng hayop. Bahagyang naduwal pa siya ng masamyo ang malansang amoy noon. Ngunit sinabi sa kanya ng ama na normal lamang yun. Masasanay din di umano siya sa amoy noon. Nang matapos ay isinunod ng kanyang ama na kunin ang mga lamang loob. Inipon nito ang mga lamang loob sa isang timba at isa-isang ipinasok yun sa loob ng bahay. Wala silang iniluto. Matapos maipasok ang lahat ay inutusan na siya ng ama na kumuha ng karne na uulamin nila kinabukasan. Kumuha si Melissa ng napakalaking parte ng kambing at baboy ramo. Kumuha lang siya ng sapat para sa maghapon. Ang iba ay itinabi na ng kanyang ama at ibebenta di umano kinabukasan. Tinanong ni Melissa kung saan partikular sa bahay dinala ang mga dugo at lamang loob. Pero hindi sumagot ang ama niya at umuwi na ito. May nakita si Melissa na gumalaw sa may bintana sa ikalawang palapag. Napatingin siya doon at napalunok siya ng laway nang makita doon si Jessa. Nanlalaki ang mga mata nitong nakatitig sa kanya. Puno ng dugo ang bibig nito at tila may nginunguya. Papasigaw na sana siya ng takpan ng ama niya ang kanyang bibig at hinila siya nito pabalik sa kanila. Ano ba naman, Melissa? Kung hindi pa kita pinigilan, baka may nakarinig pa sa sigaw mo. Si Jessa ho kasi, Tay. Nakita ko siya sa may bintana. Nakatitig siya sa akin. Parang gusto niya akong kainin. Hindi ko maintindihan pero naramdaman kong parang bumalik na dang sikmura ko noong nagkatitigan kami. Wala ka naman bang nararamdamang kakaiba ngayon? Pananakit ng tiyan, hindi ka nasusuka? Hindi naman po. Wala naman pong masakit sa akin. Bukod ho sa... Natakot ako. Wala naman po akong ibang nararamdaman. Kung ganoon ay wala lang iyan. Isa pa, sigurado ka ba sa nakita mo? Totoo ang nakita niya, Clara. Isa pa, sinabi ko na sa kanya ang totoo. Pakiramdam ko rin ay may kakaiba kay Jessa na hindi sinasabi ni Don Juanito. Siguro, maging mapagmasid na lang tayo at maging maingat.
Osha, magpahinga na kayo at madaling araw na. Maaga pa tayo bukas. Nang dahil sa pagod ay agad ding nakatulog si Melissa. Pagkagising kinabukasan, ang ama at tinanya kaagad ang bumungad sa kanya. Seryosong inulit ng mga ito sa harapan niya na wala siyang dapat pagsabihan ng mga naganap noong gabi. Ipinagdiinan ng mga ito na kung hindi sa magtitikom ng bibig ay baka mapahamak pati ang maliliit niyang mga kapatid. Naririndi na rin siya sa paulit-ulit na paalala. Subalit hindi naman niya masisisi ang mga magulang. Naiintindihan niya kung bakit napakamaingat ng mga ito. Wala rin naman siyang balak sabihin ang mga nalalaman niya bugod kasi sa natatakot siya, sigurado rin siyang walang maniniwala. Mel! Alam mo ba, may buntis na si nalaki ng aswang kagabi. Mabuti na lang dumating kaagad yung asawa. Humaba raw yung dila ng aswang. Grabe, nakakatakot. Seryoso ba? Oo. Nandun nga si tatay, rumisponde. Grabe, takot na takot yung buntis pati yung asawa nito. Sa narinig ko nga ay aalis na lang ang mga ito at magtutungo ng Maynila. Ganon? Eh ikaw, naniniwala ka sa aswang? Oo naman. Dating mga tagatugis ng aswang ang mga lolo ko. Sabi ni tatay yun. Pero naniniwala ko lalo sa mga kwento. Napaisip si Melissa. Noong madaling araw kasi ay naalimpungatan siya at narinig pa niya si Don Juanito na nagsisisigaw. May narinig rin siyang takbuhan sa labas ngunit nang sumilip siya ay wala naman siyang nakita. Naisip niya na baka si Jessa ang aswang na gumawa ng sinabi ng kaibigan lalo na at kakaiba talaga ang mga ikinikilos nito. Tiningnan niya si Samuel. Naisip niyang mapagkakatiwalaan naman ang binata. Subalit nang kakausapin na niya ito ay biglang dumating ang kanyang ama. Galit na galit at pinagtabuyan ito ang binata. Pinagbantaan pa itong huwag nang babalik. Sa inis ni Melissa ay nagmamaktol sang bumalik sa kanila at iniwan na lamang ang ginagawa. Papasok na sana siya ng bahay nang biglang dumating ang amo nilang lalaki. Tinawag siya nito. Natigilan siya. Napalunok at nagsimulang mangatog ang kanyang buong katawan. Nakatitig siya sa mata ng matangkad na lalaki, kaagad naman siyang dinaluhan ng kanyang ama. Kailangan ko ng mas maraming dugo at lamang loob ng hayop. Melissa, tama ba? Opo. Kulang na kay Jessa ang dugo at lamang loob na dinadala ninyo. Ang totoo ay kulang na sa aming tatlong mga yon. Sana ay mas damihan pa ninyo. Pero po... Sige po, Don Juanito. Makakaasa po kayo na mas maraming dugo at lamang loob ng hayop ang dadalhin namin mamaya. Sige, aasahan ko yan. Dadagdagan ko na lang ng pera ang bayad. At Melissa, alam mo na ang hindi mo dapat gawin, hindi ba? Opo. Wala po kung pagsasabihin ang sikreto ninyo. Mabuti. Dahil kung sakali, kayo ng pamilya mo ang papapakin namin. Kaswal na naglakad papalayo si Juanito at naiwan naman si Melissa na nangangatog sa takot. Pagkatapos ay hinila na siya ng ama papasok ng bahay. Hindi pa rin bumubuti ang lagay ng binti ng kanyang ina, na magapa nga iyon at lalong hindi na ito makalakad ng maayos. Kaya naman, wala nang ibang pagpipilian pa si Melissa kung hindi ang sumama sa ama. Umalis sila noong gabing yun. Ngunit ng sumunod na gabi ay pinakiusapan muli sila ni Juanito na muling magdala ng dugo at mga lamang loob ng hayop. 2 linggo iyong nangyari at walang nagawa si Melissa kung hindi ang sumunod at tumulong sa kanyang ama. Hanggang sa parang naging normal na lang sa kanya ang gawaing yun. Isang gabi bago sila umalis para kumuha ng mga hayop ay pumunta muna si Mang Narciso sa bahay ng amo. At nang bumalik ito ay namumutla na ito at balisa. Tinanong niya ang ama kung ano ang problema, ngunit hindi siya sinagot nito.
Ipinahanda sa kanya ng ama ang mga sako ilang mga lubid. Kumuha naman ito ng mga sakong gawa sa tela at pagkatapos ay umalis na sila. Habang naglalakad ay napansin ni Melissa na sa iba sila dumaan. Tay, parang ibang nadaanan natin ah. Saan ba tayo pupunta? Sumunod ka na lang. Huwag nang maraming tanong. Pupunta na kasi tayo sa kalsada. Akala ko ba kailangan nating magtago? Basta sumunod ka. Sasagot pa sana siyang muli nang patahimikin siya ng ama. Pareho nilang naramdaman na mayroong paparating. Isang lalaki. Pinatay kaagad ng ama niya ang mga flashlight at nagabang silang mapalapit ito sa kanila. Nang makalagpas ito ay kaagad itong tinakloban ni Mang Narciso ng sakong gawa sa tela. Sinuntok niya ito sa batok ng ubod ng lakas at nang mapahiga ito ay sinakal niya ito gamit ang lubid. Nagulat si Melissa sa ginawa ng ama at hindi nakakilos. Nakita niya kung paanong naglupasay ang lalaki habang sinasakal ng kanyang ama. At nang dahil sa awa at udyok ng konsensya ay buong lakas niyang itinulak ang ama palayo rito. Ngunit huli na dahil hindi na gumagalaw ang napiling biktima ng kanyang ama. Kumabog ang kanyang dibdib. Pinulsuhan niya ito at nakahinga siya ng maluwag nang maramdamang may pulso pa ito. Ano yun, Tay? Bakit ko yan ginawa? Pambihira ka naman, Melissa. Tapos na sana tayo. Anong tapos? Papatay ka ng tao, Tay. Yan bang inuutos si Don Juanito sa'yo? Oo. Ano? Hindi na rin sasapat ang mga lamang loob ng hayop kay Jessa. Kailangan na nito ng karne ng tao. At pinagbabantaan niya ako na tayo ang ipakakain niya kay Jessa kapag hindi tayo sumunod. Kung ganoon, umalis na lang tayo. Tumakas tayo. Hindi ganun kadali yun. Saan tayo pupunta? Kahit saan. Sa malayo. Malayo sa mga halimaw na yon, Tay. Unti-unti na rin nila tayong ginagawang mga halimaw. Hindi mo ba nakikita yon? Hindi! Hindi ka papatay ng tao para sa kanila! Melissa, ano ba? Hindi mo naiintindihan! Sabay silang natigilan na magama. Bigla kasing lumakas at lumamig ang simoy ng hangin at kasabay noon na isang kakila-kilabot na pakiramdam. Napangiwi si Melissa at nagbutil-butil ang pawis sa kanyang noo. Ganoon din si Mang Narciso na hindi mawari kung saan titingin. Maya-maya pa ay nakarinig sila ng mga kaluskos mula sa kakahuyan kung saan sila nang galing at mula doon ay nakita ni Melissa ang dalawang pamilyar na mukha na lalong nagpakilabot sa kanya. Si Juanito. Napatayo si Melissa, ngunit napako siya sa kinatatayuan nang makitang namumula ang mga mata na magama. Umuusok ang ilong at bibig ng mga ito. Bakas sa nangingitim nitong balatang tila pulang mga ugat na nag-uumbukan. Kakaiba rin ang haba ng mga kuko nito at mga pangil. Magtatalo na lang ba kayo o dadalhin niyo sa akin ang lalaking ito? O baka naman may iba na kayong pinaplano na hindi ko alam? Mahirap ba ang panibago kong utos? Ha? Narciso? Pasensya na po kayo, Don Juanito. Hindi ko po kasi nasabi kay Melissa ang plano. Nabigla po ata siya. Ang totoo, pabalik na po sana kami. Tumingin kay Melissa si Don Juanito. Gusto niyang tumakbo ng mga oras na yon sabalit parang may kung anong nagdikit sa mga paa niya sa kanyang kinatatayuan. Bumilis ang tibok ng kanyang puso at naihina siya sa salawal sa sobrang takot. Tumayo sa harapan niya si Don Juanito at tumawa ng malakas. Pagkatapos ay inilapit nito ang mukha sa kanya. Lalo siyang nanghilakbot nang maamoy ang masangsang na samyo mula sa lalaki. Sa pakiwari niya ay pinaghalong dugo at nabubulok ng mga lamang loob. Pagkatapos ay binulungan siya nito. Ang ayaw ko pa naman sa lahat ay yung mababagal kumilos. Mga nagdadalawang isip at nagbabalak na mag-traitor. Madaling masira ang aking tiwala. Huwag sana tayong umabot sa pagkakataong magalit ako sa inyo. Opo. Naiintindihan ko po. Siguraduhin mo. Dahil hindi mo magugustuhan kapag ako ang nagpaintindi sa'yo. Maya-maya ay
narinig nilang umungol ang lalaking inatake kanina ng tatay niya. Dahan-dahang lumingon dito si Juanito. Nilapitan nito ang lalaki at tinanggal ang nakatakip na sako nito sa ulo. Nakilala ng lalaki si Juanito at napangiti ito habang tumatayo. Tinanong nito kung ano ang nangyayari at kung sino ang bigla na lamang umatake sa kanya. Tumingin si Juanito kay Melissa. At pagkatapos ngumisi ito na parang ipinagmamalaki ang nagtatalasan nitong mga pangil. Humarap ito sa lalaki. Walang ano-anong sinakmal nito gamit ang kanang kamay ang mukha ng kawawang biktima. Nagsisigaw ang lalaki, nagkikisay, subalit hindi nagtagal, tumigil rin ito. Iginapos ni Juanito ang mga kamay at paa ng lalaki bago ito hilahin papasok ng kakahuyan. Narciso, ayaw ko nang maulit pa ang eksenang ito. Nakakaintindihan ba tayo? Opo, naiintindihan ko po. Noong mga oras na yun, isa lang ang sigurado ni Melissa. At yun ay ang pigilan si Juanito at ang pamilya nito. Sigurado kasing marami pa itong mabibiktima. Noong gabing yun ay hindi pinatulog si Melissa ng kanyang konsensya. Kinabukasan ay nakatakda siyang maglinis sa loob ng bahay ng mga De Vera. Subalit tanghali na hindi pa rin siya lumalabas ng bahay. Tinanong siya ng ina kung ano ang nangyari. Detalyado nang ikinuwento ang lahat. Naglalaki ang mga matang humarap sa kanya ang ina. Ang usapan lamang daw ay mga hayop ang papatayin. Matagal na raw natigil ang mag-asawa sa pagkain ng mga tao. Nang biglang sumabat si Mang Narciso na kagagaling lamang sa labas. Si Jessa, ang pinakakain ng karne ng tao. Pero sa tingin ko, ay tumikim ang mag-asawa. Nagsisimula na rin daw si Doña Jacqueline sa pagkain ng tao, sabi ni Don Juanito. Ito raw ang lumulusob sa mga baryo at bayan. Totoo ba yan? Ang totoo, walang natira sa taong kinuha ni Don Juanito kagabi. Walang natira bukod sa buhok nito. Kailangan pa raw nila ng dugo at laman ng tao. Kung ganoon ay lumabag na sila sa usapan. Hayop lang ang dapat dalhin natin sa kanila. Wala na tayong magagawa, Clara. Pero huwag kayong mag-alala. Gagawa ako ng paraan. Bigyan lang ninyo ako ng pagkakataong makapag-isip. Lumipas ang isang gabi at muling umalis si Mang Narciso. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na niya isinama si Melissa. Kaya na raw niyang mag-isa at hindi na kailangan ng tulong. Nangako rin ito na hindi papatay ng tao at mga hayop lamang ang dadalhin. Nag-alala naman ang asawa nito at ganoon din si Melissa. Ngunit hindi nagpapigil ang ama. Napaluha ang ina ni Melissa sa narinig. Sinisi nito ang asawa na sana ay noon pa sila umalis doon. Hindi na raw sana aabot pa sa ganoon ang lahat. Patawarin niyo ako. Bilang isang padre de pamilya, kasalanan ko ang lahat ng nangyayaring ito. Totoo ang sinabi mo, Clara. Kung noon pa lang ay nagpakalalaki ako at umalis tayo rito, ay hindi sana tayo naipit sa ganitong sitwasyon. Patawad. Matapos sabihin niyo na umalis na si Mang Narciso, dala ang kanyang tabak, lubid at flashlight. Narinig ni Melissa na hinila ng amang kariton at naglakad na ito papalayo. Gusto niya itong sundan. Subalit nang maalala niya ang nakakakilabot na hitsura ni Juanito, ay napaupo na lamang siya sa kanilang higaan. Nakatulog ang kanyang ina, ngunit siya ay naghintay sa kanyang ama. Subalit ilang oras na ang lumipas ay hindi pa ito bumabalik. Natatalo na siya ng antok pero hindi siya tumigil sa paghihintay hanggang sa tumilaok na lamang ang manok. Hindi talaga bumalik ang kanyang ama. Kaagad niyang sinabi iyon sa kanyang ina. Lumabas naman ito at pumunta sa bahay ng mga amo nila. Dumating daw doon si Mang Narciso ngunit umalis muli. Ipinakita pa nito ang tabak ng lalaki na naiwan di umano nito doon. Buong akala raw niya
ay umuwi na ito matapos madala ang isang babae para makain ni Jessa. Subalit hindi kumbinsido si Melissa. Kilala niya ang ama. Kapag nasa labas ito ay hindi nawawalay sa bewang nito ang kanyang tabak. Umalis na si Narciso at inabando na kayo. Bakas ang takot sa mukha niya nang dumating siya dito kagabi. Hindi ko siya masisisi, pero hindi rin ako natutuwa sa ginawa niyang yon. Hindi yun gagawin ni tatay sa amin! Nagsisinungaling ka! Ano naman ang dahilan ko para magsinungaling? Pinagbibintangan mo ba ako sa pagkawala ng tatay mo? Anong mapapala ako kung papatayin ko siya? Eh siya ang kumukuha ng pagkain ng pamilya ko. Pero hindi aalis ng ganoon na lang si Narciso. Hindi siya ang tipong nang-aabandona. Kung ganoon ay hintay natin siya. Pero sa ngayon, Melissa, ikaw muna ang gagawa ng trabaho niya. Magdala ng bangkay sa inyo, hindi po ba? Oo, pero matanda at payat ang nadala ni Mang Narciso. Ni hindi nga natingaan ni Jacqueline at Jessa. May gagawin pa ako sa bayan. Ihintayin ko ang pagkain mamayang gabi. At alam naman na siguro niyo ang resulta ng pagbigo sa mga utos ko, hindi ba? Dito na nag-isip si Melissa. Ayaw niyang pumatay, subalit ayaw rin niyang mapahamak ang kanyang ina at mga kapatid. Wala naman siyang ibang kakilala na maaaring hingian ng tulong dahil hindi naman siya lumalayo sa kanilang bahay. Wala rin siyang mga kaibigang maaasahan sa mga ganoong oras ng kagipitan. Pabalik na siya ng bahay nang makita niya si Samuel na papunta sa bahay nila. Tinawag niya ito at sinabi rito ang nangyari sa kanyang ama. Napatingin ito sa kanya nang may pagtataka. Dahil kagabi raw noong bandang hating gabi ay nakita pa ito ng ama ni Samuel na naglalakad papasok ng kakahuyan. Balisa di umano ito at hindi makausap. Maniniwala ka ba sa akin kung sasabihin kong alam ko kung sino ang mga aswang? Ha? Paanong alam mo? Maniniwala ka ba sa akin? Oo. Wala ka namang dahilan para lukuhin ako. Pero totoo, alam mo kung sino ang aswang? Oo. At sa tingin ko, hawak nila ang tatay ko. O baka kinain na nila ito. Sino? Kung kilala mo at sigurado ka, aba isumbong na natin sa bayan. Hindi ganun kasimple yun, Samuel. Ang aswang na tinutukoy ko ay ang amo namin. At alam mo namang maimpluwensyang tao si Don Juanito. Ha? Seryoso ka ba sa sinasabi mo? Ang pamilya De Vera ang mga aswang? Sinabi ko na nga ba't hindi ka maniniwala? Nagkamali yata ako. Hindi naman sa ganun. Oo, mahirap paniwalaan dahil kilalang mabait na tao si Don Juanito at ang asawa nito. Kaya paano mo nasabing sila ang mga aswang? Alam ko dahil ang pamilya kong kumukuha ng pagkain nila tuwing gabi. Hindi nila dinudungisan ang mga kamay nila. Pero ang totoo, mga halimaw sila, Samuel. Kitang-kita kong nag-anyong aswang si Don Juanito. Paniwalaan mo naman ako. Wala akong ibang malalapitan. Gusto kong masiguro ang kalagayan ni tatay at ang kaligtasan ng pamilya ko. Sige, naniniwala na ako. Tumahan ka na. Pero paano yan? Anong balak mo nang gawin? Kailangan ko sana ng tulong mo. Hindi ko na kasi alam ang gagawin. Kahit mong kahilang ay tatanggapin ko. Ha? Sige, susubukan ko kung anong makakaya ko. Sinabi ni Melissa na siya na ang inutusang papatay ng tao para sa mga De Vera. Nagulat si Samuel nang marinig yun. Subalit nakinig pa siya sa mga sinabi ni Melissa. Sinabi ni Melissa na ang tanging paraan lang para matigil na ang mga De Vera ay ang mapatay ang mga ito. Sige, ganito. Kunwari, ako ang biktima. Ha? Delikado yan. Kung totoo ang sinasabi mo, siguradong hindi titigil ang mga yan sa pagpatay ng mga tao. Marami pang mabibiktima. Gusto mong matapos ito, hindi ba? Pwes ito na lang ang naiisip kong paraan. Humingi tayo ng tulong sa tatay mo, di ba? Kilala rin naman siya sa bayan. Pero hindi siya maniniwala dun. Ang totoo, nagpapabango si tatay kay Don Juanito. Balak kasi niyang pumasok rin sa politika. Kaya hindi natin siya maaasahan dito. Pero paano kung mapahamak ka? Ayokong may ibang madamay dito. Kung meron kang naiisip na ibang paraan, sige sabihin mo. Pero kung wala, mas maiging ang naiisip ko na lang ang gawin natin. Sigurado ka ba?
Para sa'yo, Mel, at para rin sa bayan natin, handa akong gawin ito. Isa pa, nagtitiwala naman akong hindi mo ako basta iiwan. Sige, magkita tayo mamayang gabi sa gilid ng kalsada doon sa maraming mangga. Pupunta ako doon bago maghating gabi. Sige, ihintayin kita. Noong gabi matapos maghapunan na inihanda na ni Melissa ang mga gagamitin niya, hindi niya sinabi ang plano nila ni Samuel sa ina. Kaya naman todo paalala ito sa kanya na mag-ingat lalo na at tao na ang kanyang bibiktimahin para sa kanilang amo. Humingi rin ito ng tawad sa kanya. Ang nais lang din naman ito kasi ay ang maayos na buhay para sa kanila. Sa hirap kasi ng buhay noon, napakahirap kumita ng pera at magkaroon ng maayos na tirahan. Naintindihan naman yun ni Melissa. Hindi naman kasalanan ng kanyang mga magulang na maghangad ng maayos na buhay. Ang mali lang ay napunta ang mga ito sa maling mga amo. Palihim siyang nagbalot ng asin. Inilagay niya iyon sa magkabila niyang bulsa. Pagkatapos ay isinabit niya ang tabak sa kanyang bewang at sa kabila ay ang tabak naman ng kanyang ama. At nang masigurong tulog na ang mga kapatid ay nagpaalam na siya sa kanyang ina para umalis. Ngunit bago sa humakbang palabas ng bahay ay umalingaw-ngaw sa paligid ang isang malakas na sigaw ng babae. Nang galing yun sa bahay ng amo nila. Sinundan yon ng kakilakilabot na atungal ng isang halimaw at nasundan yon ng kalampagan at tunog ng mga nababasag na gamit. Dali-dali siyang lumabas, tiningnan niya ang bintana ng bahay at doon ay nakita niya si Juanito na nakatingin sa kanya. Tumango ito na parabang sinasabing umalis na siya. Magkahalong galit at takot ang naramdaman niya ng mga oras na yon. Sigurado siyang hindi sila iniwan ng kanyang ama. Malakas ang kutob niya na may ginawa ang padre di pamilya ng mga De Vera sa kanyang ama at yun ang tutuklasin niya. Tinahak niya ang daanan sa kakahuyan na patungo sa kalsada. May sayawan noon sa kabilang baryo kaya paniguradong maraming magdadaan doon. Medyo binagalan niya ang lakad. Pinakiramdaman niya kung may sumusunod sa kanya. Ngunit wala siyang naramdaman. Naisip niyang si Jessa ang nagwawala at hindi ito basta-basta maiiwan ng ama. Iniwan ni Melissa ang kariton sa may dulo ng kakahuyan. Tumawid siya sa kabila ng kalsada. May mga nakasalubog na siyang galing sa sayawan ngunit hindi niya pinansin ang mga ito. Sa kabila ay may malaking puno ng mangga. Pumunta siya sa likuran noon at doon ay nakita niya si Samuel na nakaupo sa ilalim ng isa sa mga puno. Sigurado ka na ba, ha, Samuel? Ano ka ba? Wala ako rito kung hindi ako sigurado. Ganito ang plano natin. Igapos mo ako, tapos takpan mo ang ulo ko ng sakong yan at magpapanggap akong walang malay. Kapag nakapasok na ako sa bahay, doon ko na iisipin ang gagawin ko. Sige, malamang na magpapatulong si Don Juanito na ipasok ko sa loob. May dala akong asin dito. Ito lang ang meron sa bahay ni madaling dalhin. Sapat na yan. Sabi ng lolo ko noon, epektibo talaga ang asin laban sa mga aswang. Pero natatakot talaga ako. Natural lang yan. Pero isipin mo na lang ang mangyayari kapag nagtagumpay tayo. Isa pa, ngayong alam ko na ang lahat, hindi ko mapapayagang mag-isa kang harapin sila. Sumakay si Samuel sa kariton. Sinakluban ni Melissa ang ulo nito ng sakong gawa sa tela at pagkatapos ay ginapos niya ang mga kamay at paa nito. Kumakabog ang dibdib niya at pinagpapawisan siya ng malamig. Hindi niya alam kung tama ba ang gagawin nila. Natatakot siya na baka yun na rin ang maging huling gabi niya. At nag-aalala siya baka mapahamak na ng tuluyan ang kaniyang pamilya. Naramdaman ni Samuel ang pangamba ni Melissa. Sinabi nito na huwag siyang mag-alala. Natatakot din di umano ito pero yun daw ang tamang gawin. Kesa lalo pang makapaghasik ng lagim ang pamilya. Hindi rin naman kasi magtatagalay sila na ang sunod na magiging biktima ng mga aswang na yun. Huminga ng malalim si Melissa. Pumikit siya at pilit na pinakalma ang sarili. Pagkatapos noon ay itinulak na niya ang kariton. Ang tagal mo naman! Kanina ka pa inihintay ni Jessa! Pasensya na po.
Napakarami kasing dumadaan dahil sa sayawan. Nahirapan po akong makahanap ng tiyempo. Pero ito, malusog po ang nakuha ko. Sige, sumunod ka sa akin at isarado mong pinto pagkapasok mo. Opo. Narinig niya ang malakas na sigaw ni Jessa, ngunit tila galing iyon sa ilalim ng bahay. Itinulak niya ang kariton hanggang sa dulo ng bahay, malapit sa daanan papunta sa kusina sa labas. May silid pa pala doon. Binuksan ni Juanito ang pinto at tumambad kay Melissa ang isang pababang hagdanan. Tiningnan siya ng lalaki pagkatapos ay binuhat nito si Samuel. Napalunok siya at napatingin kay Samuel. Wala pa rin itong kagalaw-galaw. Matapos yun ay pinasunod siya ni Juanito. Siya raw kasi ang gigilit sa lieg ng lalaking yun at magpapakain kay Jessa. Pasigaw siyang tumutol pero nginitian lamang siya ng lalaki. Kung hindi raw niya yun gagawin, hindi niya mapapatunayan na tapat siya sa pamilyang yun. At baka sa mga susunod na gabi, ay sila ng mag-anak ang ipakain nito kay Jessa. Nagngalit ang mga ngipin ni Melissa nang marinig yun. Napakatuso ni Juanito at kahit natatakot ay lamang na ang inis na nararamdaman niya rito. Sumunod si Melissa sa ibaba. Hindi sementado ang mga pader noon at maaamoy kaagad ang masangsang na samyo sa hagdan pa lang. Dinig na rin ang atungal at mga sigaw ng tila nagwawalang hayop. Kumaliwa si Juanito. Sumunod lang si Melissa at namilog ang mga mata niya nang makita kung ano talaga ang naroon. Naroon si Jessa. Nangingitim ang balat, nanlilisik ang mga mata habang nakalawit ang malagkit nitong tila. Nakakadena sa pader ang mga kamay at paa nito at sinusubuan ito ng ina nito ng mga laman loob. Sa gilid ng halimaw na yon ay naroroon si Mang Narciso. Wala itong malay at nakasalampak sa sahig. May kung anong kirot na naramdaman si Melissa nang makita ang ama, lalo na na mapagtanto niya na wala na ang kaliwang braso nito at kanang binti. Ang takot na naramdaman niya kay Jessa ay napalitan ng puot. Hayop ka! Demonyo! Anong ginawa ninyo sa tatay ko? Ibinigay niya sa inyong lahat para mapagsalbihan kayo. Pero ito pang naging kapalit? Hindi mo alam ang sinasabi mo, Melissa. Noong gabing nawala ang ama mo, pinagtangkaan niya akong patayin. Magaling lumaban ang ama mo. Siguro kung hindi ako aswang, patay na ako ngayon. Nararapat lang sa iyo ang mamatay! Dapat kayong mamatay! Ikaw at ang salot mong pamilya! Huwag ka nang magalit. Ang ama mo naman ang may sala sa sinapit niya. Ngumisi si Juanito. Lumapit ito kay Mang Narciso at sinipa nito ang matanda. Subalit hindi na ito gumagalaw. Pagkatapos ay nagbanta na ito na isusunod na siya sa ama kapag hindi pa niya inihanda ang nasilo niyang tao. Tumulo ang luha sa mga mata ni Melissa. Napalunok siya. Gusto niyang magwala at magsisigaw, subalit alam niyang wala iyong magagawa. Lumapit siya kay Samuel na nagkukunwari pa ring walang malay nang biglang natanggal ang kanang kamay ni Jessa mula sa pagkakakadena. Mabilis nitong hinablot ang paa ni Samuel, mabuti na lamang at hinila niya ito kaagad. Bumalibag si Samuel sa sahig dahilan para mapaara ito. Natanggal ang mga kamay ng binata sa pagkakatali at dali-dali itong tumakbo sa tabi ni Melissa. Alam ko nang mangyayari ito, pero hindi ako nabahala. Animal! Maaaring mapatay mo ko, pero sisiguraduhin kong pahihirapan ko kayo ng husto. Kung gusto niyong magpawis ng dugo, pagbibigyan ko kayo. Matagal-tagal na rin nang makaharap ako ng katulad mo ng ubod ng tapang. Sige, lusob! Mas masarap ang karne kapag lumalaban ang may-ari nito. Hinugot niya ang isa pang tabak na nasa likuran niya at iniabot iyon kay Samuel. Nagkatinginan pa sila bago sabay na lumusob kay Juanito. Subalit mabilis na nagbago ang anyo ng lalaki. Sumama ang hitsura nito at mabilis silang sinalubong. Nakailag si Samuel, dumiretso siya kay Jessa. Buong tapang niyang hinarap ang nagwawalang dalaga ng humarang ang ina nito na biglang humaba naman ang dila. Nailagan niya ang dila na iyon na pupulupot sana sa kanyang leeg. Nang makaramdam ito ng hapdi sa likuran, nakalmot na pala ito ni Juanito. Kagad na umagas ang dugo sa likuran ng binata. Tutuluyan na sana siya ng lalaki nang bigla itong umusok at nagkikisay.
Sinabuyan na pala ito ni Melissa ng asin. Pagkatapos ay mabilis itong hinila ni Melissa papalayo sa pamilyang yun. Umalingaw-ngaw ang sigaw ni Juanito sa paligid. Galit na galit itong lumusob sa kanilang dalawa. Dali-dali namang hinila ni Samuel si Melissa paakyat. Sumunod naman siya kaagad, subalit bigla siyang nadapa ng abutin ni Juanito ang paa niya. Napasigaw siya sa sakit at nang hina nang makitang dumudugo yun. Hinila siya ng halimaw. Mabilis namang kumilos si Samuel. Akmang tatagain na nito ang halimaw nang bigla itong sakmalin ng asawa ni Juanito. Napahiga si Samuel. Nakipagbuno ito sa halimaw subalit napakalakas nito. Nagawa siyang pagkakalmutin ito sa dibdib at mukha. Ngunit nang marinig nitong nagsisigaw si Melissa ay tinadyakan nito ang babaeng aswang. Tumilapon ang aswang. Tumayo si Samuel. Akmang susugurin na ito ng halimaw nang mabilis nitong iwinasiwas ang tabak na hawak. Natagpas ang kanang kamay ng babaeng aswang at nagsisigaw ito sa sakit. Nang makita yun ni Juanito ay mabilis itong tumakbo papunta sa asawa. Kaagad na dinaluhan si Melissa ni Samuel, duguan na ang mga kamay at binti ni Melissa. Subalit pinilit niyang makatayo. Hinila siya ni Samuel at sa wakas ay nakalabas na sila sa lungga na yun. Palabas na sana sila nang biglang tumigil si Melissa. Si tatay, babalikan ko siya! Melissa, wala na si Mang Narciso. Kailangan na nating umalis dito. Pero, Samuel! Tara na! Maya-maya ay umalingaw-ngaw ang sigaw ng isang halimaw. Napatingin sila sa kanilang pinanggalingan at sabay silang napasigaw nang makita si Jessa. Iba na ang hitsura nito. Humaba na ang mga kamay nito at umiilaw ang pula nitong mga mata habang nakatitig sa kanila. Nang bigla itong tumakbo papunta sa kanila. Tanging mga tabak lamang ang dala nila at ang konding asin na natira sa kanyang bulsa. Dumiretso sila sa lugar kung saan nang sisilo ng mga hayop ang ama ni Melissa para sa pamilyang aswang. Ngunit nang makapasok ay kaagad na nadambahan siya ni Jessa. Natumba siya at nabitawan ng itak. Naibabawan rin siya ng nagwawalang halimaw. Magkakasunod na kalmot ang tinamo niya mula sa halimaw at kaagad namang pinagtataga ni Samuel ang likuran nito. Nagkikisay sa sakit ang halimaw na gawa ni Melissa na makatayo. Binunod niya ang itak sa bewang at mabilis ang initak sa leeg ang halimaw. Tumigil ito. Nagtagpo ang mga mata nila bago bumagsak ang ulo nito sa lupa at gumulong. Nanginig ang mga tuhod ni Melissa at nangilid ang luha sa kanyang mga mata. Nabitawan niya ang tabak na hawak at napaluhod. Hindi! Hindi! Nakapatay ako! Samuel! Nakapatay ako! Hindi! Pinurotektahan mo lang ang sarili mo. Hindi tao yan. Halimaw ang isang yan. At ikaw ang nagsabi kanina, di ba? Nararapat lang silang mamatay. Tara na! Tumayo ka! Kukunin na sana ni Melissa ang kamay ni Samuel nang bigla itong tumalsik. Nagulat na lamang siya nang nasa harapan na niya ang nagngingit-ngit na si Juanito. Umuusok ang bibig nito at pumipintig ang ugat sa mukha. Hinaltak nito ang buhok niya at hinila siya nito pataas. Nagsisigaw siya sa sakit subalit wala na siyang magawa. Nanghihina na siya at pagod na pagod na. Tampalasan! Magbabayad ka sa ginawa mo sa anak ko! Siya na nga lang ang nagpapatuloy ng aming lahi. Tapos ay pinatay mo lang siya? Hindi mo alam ang sakripisyo ko para sa kanya! Ang mga magulang ko, ang totoong nagsakripisyo para sa inyo, mga halimaw kayo! Mga demonyo! Dapat sa inyo masunog sa impyerno! Ibinagsak siya nito sa lupa. Humaba ang mga kuko nito sa kamay at nang mga pagkakataong yun, tanggap na ni Melissa ang mapait na kapalaran. Sumigaw ng malakas si Juanito, akmang tutuluyan na siya nito ng isang kawayan ang biglang tumagos sa dibdib nito mula sa likuran. Napatingin ito sa kawayan. Bumaling ito sa kanya. Bumulwak ang dugo sa dibdib nito bago ito tuluyang bumagsak sa ibabaw ng kanyang katawan. Naramdaman ni Melissa ang mainit na dugo nito sa kanyang balat. Kaagad niya itong itinulak, ngunit hinawakan ito ang kanyang kamay. Nakakuha siya ng isang bato at sa takot, naihampas niya iyon sa mukha ng naghihingalo ng si Juanito.
Tumalsik ang isang pangil ng halimaw pagkatapos ay bumalik na ito sa normal nitong anyo at tumigil sa paggalaw. Kinuha ni Melissa ang pangil na tumalsik at inilagay iyon sa kanyang bulsa. Naisip niyang maaari niya iyong gawing patunay na aswang ang mag-anak. Ayos ka lang. Kaya mong tumayo. Oo. Kaya ko pa. Salamat, Samuel. Masakit ang mga sugat pero parang hanggaan sa pakiramdam na natalo natin ang dalawang ito. Pero hindi pa tayo tapos. Kailangan nating linisin ito. Paano? May naisip ako. Susunugin natin sila. Matatabunan na natin ang ebidensya na maaaring magturo sa atin. Nagpresenta si Samuel na ito na ang kukuha sa kariton at sa mga pala. Subalit hindi pumayag si Melissa. Maaaring naroon pa raw ang ina ng pamilya at baka mapahamak pa ang binata. Isa pa, nais daw niyang siguraduhin hindi nasaktan ng kanyang ina at mga kapatid. Kaya naman inalalayan siya ni Samuel at magkasama silang bumalik sa bahay ng mga De Vera. At habang naglalakad ay sinabi ni Samuel ang kabuuan ng plano niya sa mga bangkay ng buong pamilyang aswang. Pagdating nila, kaagad na bumukas ang pinto at iika-ikang lumapit sa kanila ang kanyang ina. At masaya niyang sinabi rito na patay na ang mag-amang aswang. At sila na ang bahalang gumawa ng paraan para maitago ang bangkay ng mga ito. Matapos yun, pumasok na sila sa bahay. Kariton lang sana ang kukunin nila, subalit bumaba si Melissa sa basement. Doon ay nakita nila ang ina ng pamilya. Napatay na. May marka ito ng ngipin sa liig at naisip nila na baka kinuha ni Juanito ang dugo nito para lumakas. Nilapitan ni Melissa ang ama. Hinawakan niya ito at tumulo ang luha niya nang maramdamang malamig na ang katawan nito. Hinawakan siya ng mahigpit ni Samuel sa balikat bago siya inaya nito na umakyat na. Dinala ni Samuel ang bangkay ni Mang Narciso sa itaas. Nang makita ito ng ina ni Melissa, humagulgul ito. Tinakpan muna nila iyon ng dahon ng saging at ililibing din kaagad matapos nilang gawin ang plano sa bangkay ng mga aswang. Ibinilin din ni Melissa sa ina na ihanda lahat ng gasolinang mayroon ang pamilya De Vera. Tinanong siya nito kung bakit, subalit hindi niya ito sinagot. Salamat sa pagtulong at paniniwala mo sa akin, Samuel. Salamat din dahil inilagay mo sa panganib ang sarili mo para sa akin. Matagal na kitang gusto, Mel. Alam mo naman yan eh. Pero ngayon napatunayan kong mahal nga kita. Pwede naman kitang iwanan kanina pero hindi ko yun ginawa dahil mahal kita eh. Manliligaw ka pa rin ba? Oo naman. Aba, muntik na nga akong mamatay, no? Hindi na kailangan. Magpaalam ka na lang kay nanay. Talaga? Oo. Pero magiging opisyalan tayo kapag 18 na ako. Bata pa ako, no? Yun! Salamat. Salamat, Melissa. Pinagtulungan nilang isampa sa karito ng mga bangkay. Magkasama nilang itinulak yon sa bahay at hinila nila ang mga bangkay sa kwarto ng mga ito. Kinuha rin nila ang bangkay ng babaeng aswang at dinala iyon sa kusina. Kinuha nilang dalawang galon ng mga gaas at gasolina. Umakyat sila sa ikalawang palapag at doon nila sinimulan na ikalat ang mga iyon. Bawat sulok ng bahay ay binuhusan nila ng gas. Pagkatapos ang natira ay sa labas ng bahay naman nila, isinaboy. Sana matapos ng lahat ng ito dito. Nagkiskis ng palito si Melissa at pagkatapos ay ibinato niya iyon sa bahay. Kaagad na nagliyab iyon at mabilis na kumalat ang apoy. Habang nasusunog ang bahay ay nakarinig pa sila ng sigaw ng isang lalaki at babae sa loob. Ngunit mabilis ring nawala ang sigaw na iyon.
Halos 2 oras na nagliyab ang bahay na yun bago tuloy ang bumagsak at matupok. Pagkatapos ay inilibing na nila si Mang Narciso sa likuran ng bahay nila. Pagtilaok ng manok ay napansin ng mga kapitbahay ang nangyari. Nakarating sa otoridad ang nangyari. Nag-imbestiga sila. Kinabahan noon sila Melissa, subalit laking pagtataka nila nang walang makitang bangkay sa loob ng natupok na bahay. Pinaghahanap ng mga pulis ang miyembro ng pamilyang De Vera, subalit hindi nila ito nakita. Nagtanong sila sa ina ni Melissa, ngunit nagdahilan na lamang ito na nakita na lamang na nasusunog ang bahay noong madaling araw. Umarte pa itong hindi makakilos ng dahil sa pilay sa paa. Si Melissa naman ay nagtago na lamang sa mga pulis dahil baka paghinalaan pa ito ng dahil sa mga natamo niyang sugat. Hindi nagtagal, umalis din sila sa lugar na iyon at lumipat sa ibang bayan. Nagsimula silang muli at doon na rin tumuloy ng ligaw si Samuel sa kanya. Doon niya naalala ang tungkol sa pangil ng aswang na hindi niya naman nagamit. Tinangka niya yung itapon, subalit naisip niya na simbolo yun ng pagkapanalo niya laban sa mga salot sa lugar nila. At tanda iyon na naipaghiganti niya ang kamatayan ng kanyang ama. Kaya naman ginawa yung kwintas ni Samuel at ibinigay sa kanya. Doon na tinapos ni Lola Melissa ang kwento niya. Naalala kong nakanganga pa ako nang matapos siya. Tumingin siya sa akin at iniabot sa akin ang kwintas. Isama ko raw iyon sa libing niya at huwag ko raw yung kalilimutan. Dahil bahagi niya ang kasaysayan ng pangil na iyon. Habang pinagmamasdan ko ang pangil na iyon ay napaisip ako. Hindi kasi ako naniniwala sa mga aswang. Subalit nang makita ko ang luha sa gilid ng mga mata ni Lola Melissa, naniniwala na ako sa lahat ng ikinuwento niya. Isa pa, wala na siyang dahilan para gumawa na lamang ng kwento. 2 araw makalipas ng gabing yun, binawian ng buhay si Lola Melissa. At ginawa ko ang binili niya sa akin. Nang buksan ang kabaong niya bago siya ilibing, ay inalagay ko sa gilid ng kanyang kamay ang pangil. Napangiti ako noon dahil sa wakas, tapos na siya sa pagdadala ng nakakatakot at nakakatroma na karanasang iyon. Siguro kung buhay lang si Lolo Samuel, madadagdagan pa nito ang mga ikinuwento ni Lola sa akin. Hanggang dito na lamang po, Sir Jupiter. Kung mapili man po ninyo ang kwentong ito, ay lubos po akong nagpapasalamat. Mabuhay po kayo at ang channel ninyo na naniniwala sa mga ganitong uri ng kakaiba at kakilakilabot na karanasan.